Punuan na nga, nababawasan pa. May mga ospital sa Davao at Samar na nagsara dahil sa unpaid claims ng PhilHealth. Posible pa raw yang madagdagan hanggat hindi nababayaran ng state insurer ang bilyong-bilyong pisong utang nito. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, na unnecessary ang pagtigil ng PhilHealth sa pagbabayad sa claims. Pwede naman daw sigurong ituloy ang pagbabayad habang isinasabay ang investigasyon ng PhilHealth sa sinasabing pecking claims. Bagay na sireportahan ng ilang mambabatas. Pwede naman daw bawiin ang ahensya ang bayad kung mapatunay ang fake nga ang nasabing claim. Yung katulad ng mga circular na yan, na para nakikita namin ay ipipigil lang at pinipigilan nila ang pagbabayad sa kanilang mga pagkakautang. Yung pong mga powers nila, sa katulad po nung kanilang tinatawag na quasi-judicial power, ay kung maaari po, ay isang third party po ang magdesisyon. Mm-hmm. Eh kasi kumbaga sa sabong po, eh, pati sentensyador, eh, ano, pasagpi nila, di ba? Mm-hmm. Ay sila din, ganun. Ay paano, ano pong laban ng mga ospital dyan? Binigyan diin ng grupo ang banta ng ilang ospital na hindi na magre-renew ng accreditation sa PhilHealth kung hindi maayos ang pagbabayad sa kanila. Sa kada araw daw kasing nabibinbin ang pagbabayad, naaapektuhan ang operasyon at mga pasyente ng medical facilities. Tuloy pa rin po yun. Nagbigay naman po kami na dapat at least masagot niya nila ito by October 1. Opo, kasi starting October 1 po, doon mag-uumpisa yung re-accreditation, renewal of accreditation up to December. Ay di doon po pag-iisipan din ng mga ospital kung talaga bang itong PhilHealth ay yun, gagawin kung ano man kung sinabi nila. Maganda yung suggestion, di ba? Magbayad, tapos kapag naimbestigahan at nalaman na may anomalya, pwedeng bawiin or pwede in the future ay hindi na makakapag-claim na talaga. Kasi parang totoo, tsaka hindi biro yung mga nagsara na ospital at mas marami pang nagbabadyang magsara kung hindi talaga magbabayad itong PhilHealth. Yes, at kailangan nga talaga na ito pagtunan ng pansin because alam naman natin na nangyayari ang fraudulent claims. Yes. Pero yung krimen ng ilan, ang nangyayari, ang nagsasuffer yung buong healthcare system. And we can't afford that right now. So nakakalula yung mga figures, no? Nung sinabi, may utang sa ganitong ospital, may utang pa na this much. Parang ngayon, kung hindi gagaling yung mga pasyente sa COVID, abay nako, paano na magsasuffer ang ating ekonomiya? Yes, at gaya ng story natin kanina, di ba? Ang mga ospital, gusto nilang damihin nga yung mga hospital beds nila. Pero kapag yung mga healthcare workers naman ay hindi incentivized to work, to go to work every single day and risk their lives, wala rin. Mm-hmm.